Ako'y kaawaan, O mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan at patawarin mo ang aking kasalanan. Ako'y kaawaan, O mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumain yung lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po muna natin pagsisihan ang ating mga kasalanan upang tayo po ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa kadalisayang dulot ngayon ng kusang loob na pagpapakasakit, pasapitin mo nawa kami ng may wagas na kalooban sa pagdiriwang ng dakilang Pasko ng pagkabuhay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Mas mahal ni Israel si Jose kaysa ibang mga anak sapagkat matanda na siya nang ito'y isinilang. Iginawa niya ito ng damit na mahaba at may manggas. Dinamdam ito ng kanyang mga kapatid at ayaw nilang pagsamahang mabuti si Jose. Nasa Sikem ang mga kapatid ni Jose at doon inalagaan ang kawan ng kanilang ama. Sinabi ni Israel, gumayak ka at sumunod sa iyong mga kapatid. Sumunod si Jose at natagpuan ang mga kapatid sa Dotan. Malayo pa siya'y natanaw na ng mga ito. Nagkaisa silang patayin siya. Sinabi nila, ayan na ang mapaginipin. Patayin natin at ihulog sa balon at sabihing sinila ng mabangis na hayop. Tingnan natin kung ano mangyayari sa kanyang mga panaginip. Narinig ito ni Ruben at binalak na iligtas si Jose. Sabi niya, huwag nating patayin. Huwag natin siyang pagbuhatan ng kamay. Ihulog na lang natin siya sa balon. Sinabi niya ito
sapagkat ang balak niya ay ligtas ang kapatid. Paglapit ni Jose, hinubdan nila ito at inihulog sa isang tuyong balon. Habang sila'y kumakain, may natanaw silang pangkat ng mga Ismaelitang mula sa Galaad. Ang kanilang mga kamelyo ay may karagang mga gagawing pabango na dadalhin sa Ehipto. Sinabi ni Huda sa kanyang mga kapatid, wala tayong mapapala kung patayin natin ang ating kapatid. Mabuti pa'y ipagbili na lang natin siya sa mga Ismaelita kaysa ating saktan. Siya'y kapatid din natin, laman ng ating laman at dugo ng ating dugo. At sila'y nagkasundo. Nang malapit na ang mga mangangalakal, iniahaw nila si Jose at ipinagbili sa halagang 20 pirasong pilak. At si Jose dinala ng mga Ismaelita sa Ehipto. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Sa lupain nila'y mayroong tagutom na ipinarating itong Panginoon. Kung kaya nagdahop sila sa pagkain. Subalit ang Diyos sa unahan nila'y may sugong lalaki. Tulad ng alipin, ibinenta nila ang batang si Jose. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Mga paan ito'y nagdanas ng hirap nang ito'y ipangaw. Pati liig niya'y pinapagkwintas ng kulyar na bakal. Hanggang sa dumating ang isang sandali na siya'y subukin nitong Panginoon na siyang nangakong siya'y tutubusin. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Ang kinasangkapan niya'y isang hari. Siyang nagpalaya. Pinalaya siya nitong haring ito na namamahala. Doon sa palasyong tahanan ng hari, pinapamahala. Sa buong lupain, si Jose ginawa niyang katiwala. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Magsitayo po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Pag-ibig sa sanlibutan nang Diyos ay gayon na lamang kanyang anak ibinigay upang mabuhay kailanman ang nananalig na tunay. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan, "Pakinggan ninyo ang isa pang talinghaga. May isang taong nagtanim ng ubas sa kaniyang bukid at ito'y binakura niya. Gumawa siya roon ng pisaan ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos, kaniyang iniwan sa mga kasama ang ubasan at siya'y nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta ng may-ari ng ubasan ang kanyang mga alipin upang kunin sa mga kasama ang kanyang parte. Ngunit sinunggaban ng mga kasama ang mga alipin, binugbog nila ang isa, pinatay ang ikalawa, at binato naman ang ikatlo. Pinapunta uli ng may-ari ang mas maraming alipin. Ngunit gayon din ang ginawa ng mga kasama sa mga ito. Sa kahuli-hulihay pinapunta niya ang kanyang anak na lalaki. Igagalang nila ang aking anak, wika niya sa sarili. Ngunit nang makita ng mga kasama ang anak, sila'y nag-usap-usap, ito ang tagapagmana, hali kayo, patayin natin nang mapasa atin ang kanyang mamanahin. Kaya't siya'y sinunggaban nila, inilabas sa ubasan at pinatay. Pagbalik ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga kasamahang iyon? Sumagot sila, lilipulin niya ang mga buhong na iyon at paaalagaan ang ubasan sa ibang kasama na magbibigay sa kanya ng kaparte sa panahon ng pamimitas. Tinanong sila ni Jesus, hindi pa ba ninyo nababasa ang talatang ito sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga-hanga. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi na kayo ang paghaharian ng Diyos, kundi ang bansang maglilingkod sa Kanya ng tapat. Narinig ng mga punong saserdote at ng mga pariseyo ang mga talinghaga ni Jesus at naunawaan nilang sila ang pinatatamaan niya. Dadakpin sana nila siya, ngunit natakot sila sa mga tao, sapagkat kinikilala ng mga tao si Jesus bilang propeta. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Good afternoon po sa inyong lahat. Malugod po nating wine-welcome ang bawat isa sa malwalhating pag-uwi sa tahanan ng mahal na poong Jesus Nazareno, kung saan natin natatagpuan ang isa't isa. Ang mga gaya rin nating naghahanap, dumaraan, naglalakbay. 5 minutes bago tayo magmisa, na doon ako nakaupo, sa halip ng aking pagmasdan ay ang imahe ng mahal na poong Jesus Nazareno, kayo ang aking pinagmasdan. At nagalak ang aking puso habang inoobserbahan kayo na naghahanap ng upuan, unti-unting nagsesettle down. At noong binabasa na ni Brother Pete ang unang pagbasa, unti-unti na kayong nakasettle down. Pati mga pamaypay, unti-unti na ring huminahon. Ano? Para tayong nakauwi mula sa isang mahabang paglalakbay sa initan. Literal, ano? Talagang galing kayo sa initan. At noong kayo ay makaupo, narinig nyo na ang pagbasa, napagmasdan na ninyo ang imahe ng mahal na poong Jesus Nazareno, nakatahan na kayo. Binibigyan po tayo ngayon ng kaunting idea ng ating mga pagbasa sa daang lalakbay naman ng ating Panginoong Jesus. Kung paanong huhubdan si Jose ng sarili niyang mga kapatid ng mahabang damit na may manggas, ginawa pa naman para sa kanya ng kanilang tatay bilang simbolo ng karangalan,
gayon ding huhubdan ang mahal na poong Jesus Nazareno ng karangalan para tayo ay mabigyang dangal. Kung paanong ipinagbili si Jose sa halagang 20 pirasong pilak, gayon ding ipagbibili ang mahal na poong Jesus Nazareno sa halagang 30 pirasong pilak. Ang ikinuwento po niyang talinghaga ay pagbabadya ng magaganap sa kanya. Pero pagtanaw din po ito sa kaganapan ng daranasin niya. Ang batong itinakwil ang siyang magiging batong panulukan. Iyon ho ang kaganapan ng kanyang daranasin. Magiging batong panulukan. Siya na itatatwa, mamamatay sa krus, ang siya rin namang mabubuhay na mag-uli at magiging cornerstone ng pagsasakatuparan ng pangarap ng Ama na katubusan para sa sangkatauhan. Kung titingnan po natin pabalik, mga kapatid, masasabi po nating ang pag-asa ng muling pagkabuhay ay kinakailangang nakatanaw din sa siguradong katotohanan ng kamatayan. Tandaan nating ang krus ng mahal na poong Jesus Nazareno ay itinindig sa kalagitnaan ng mga wala ng kakayanan. Itinuturo po nito sa atin ngayon na ang mistulang wala ng silbi, ang parang wala ng halaga, ay may mas malalim palang importansya para sa kanya. Dahil hinuhubog po nito ang ating kaluluwa. Ang tawag natin sa mga expendables ng lipunan ay kaluluwa ng lipunan. Ito yung mga dregs of society, latak. Kung kayo'y nagkakape ng brood, yung natira doon sa filter, yun ho ang latak ng kape. At marami hong mga itinuturing sa lipunan na mga latak ng lipunan. Parang walang silbi. Parang wala ng kontribusyon sa pangmalawakang tagumpay o progreso. Parang pabigat. Pero alam nyo, kung ano ang tinitingnan natin na wala ng halaga, ay minamahalaga ng ating mahal na poong Jesus Nazareno. Kung ito'y minamahalaga niya, ano ho ba ang kahalagahan nila sa atin kung hindi man tayo ang tinutukoy dito? Gaya po ng nabanggit natin kanina, nabibigyang diin natin ngayon, hinuhubog po nito ang ating kaluluwa. Nauunawaan po natin ito ngayon dahil sa kaloob ng isang itinuring na expendable. Itinuring na patapon, itinakwil ng mga nasa kapangyarihan, ng mga matatanda ng lipunan, ng mga pinunong saserdote, kinundena ng sariling mga kababayan at itinatwa ng sariling mga kasama at kaibigan. But God is specially present in the excluded one. Sino-sino na po kaya ang mga itinakwil na natin sa ating buhay? Yung mga itinuring na nating expendables. Sino-sino na po kaya ang mga nagtakwil na sa atin sa kanilang buhay? Yung mga itinuring tayong expendables, sa intentional man o
hindi sinasadyang pamamaraan. Nasabi natin hindi sinasadya dahil maaaring kasalanan din natin. O nila, nasaktan tayo, nadala tayo. Ngayon, ayaw na nating pakialaman ng isa't isa. Dahil natatakot tayong pagpinakaalaman pa natin ng isa't isa, ay mas lalo pa tayong masaktan. Kaya kailangan nating protektahan ang ating sarili. Hindi sinasadya, pero itinuring na natin silang expendables. Meron akong kilala, may listahan ng ganyan. Kaibigan, kakilala, may label yan. Ito, bottomless pit ito. Kahit anong itulong mo sa kanya, parang hindi nasasatisfy, expendable. Ito, binaliwala ako nito. Noong ako ay may naitutulong sa kanya, kilala niya ako. Ngayong wala na, hindi niya na ako kilala. Takwil. Merong mga listahan tayo. Hindi man papel, pero sa ating isip, sa ating memory, mayroon tayong inventaryo kung sino ang mga ito. Maari namang hindi natin gusto talagang mapahamak ng tuluyan ang kapwa-tao natin. Gaya ni na Ruben at Huda sa unang pagbasa. Na pressure lang tayo. Sila, dahil karamihan sa kanilang kapatid ay ang gusto'y ihulog na sa balon si Jose, kahit ayaw nila, wala silang magawa. Sumang-ayo na lang, pinagaan na lang ang gumawa na lang ng paraan para pagaanin ang pwedeng sapiti ng kanilang kapatid. Na pressure. Ano po kaya, mga kapatid, ang napakalaki nating pagkakamali sa isa't isa? Nasukat humantong sa pinakamalupit na pwede nating ipataw sa isa't isa. Ang pagtatakwil, ang indifference. Sa pagpapatuloy po ng ating pagdalangin, minamahal kong mga kapatid, mabuti siguro na kung meron man tayong listahan o inventaryo sa ating gunita ng ganitong mga pangalan, maigi rin siguro kung masuri natin ang ating mga budhi. Ano ang nilalaman ng ating mga pagbubulong-bulungan? Anong pinag-uusapan natin? Pag ang pinag-uusapan natin ay ang ating common enemy, anong binabalak natin laban sa kanya o sa kanila? Ano nga ba ang tunay nating hinahangad? Bakit hindi natin mapanghawakan ang pagtanggi ng ating konsyensya sa idinidikta ng ating isip o emosyon? Alin po ba ang higit na nakapangyayari sa atin? Sa banal na pakikipagtipan po natin ngayong Biyernes sa itinuring ng expendable, pero siyang naging cornerstone, matagpuan po nawa natin ang kanyang presensya sa pag-uwi natin sa ating sarili, lalo na po ngayong panahon ng Kuwaresma. Tulungan nawa niya tayong patuloyin sa kagandahang loob ang sa puso natin ay kumakatok. Siya na nasa mga itinakwil at binaliwala. Mahal na poong Jesus Nazareno, turuan niyo po kaming tanggapin ang bawat isa. Magsitayo po ang lahat.
Minamahal kong mga kapatid, habang pinagninilayan ang babala sa Ebanghelyo tungkol sa pangangailangang mamunga, ihain po natin ang ating mga kahilingan sa Diyos Ama. At sa bawat paghahain ang atin pong petisyon, Panginoon ng ubasan, pagpalain mo ang aming mga buhay. Panginoon ng ubasan, pagpalain mo ang aming mga buhay. Ang Santo Papa, naway makatanggap ng liwanag, lakas at tulong sa kanyang pag-akay sa simbahan sa mga panahong ito ng kahirapan. Manalangin tayo. Panginoon ng ubasan, pagpalain mo ang aming mga buhay. Ang ating mga isipan, naway mapuspos ng kapayapaan ng Diyos na naghahatid ng walang hanggang kagalakan at walang katapusang kaligayahan. Manalangin tayo. Panginoon ng ubasan, pagpalain mo ang aming mga buhay. Sa ating mga sariling buhay, naway makapagbigay tayo ng bunga ng pag-ibig, pagpapatawad, katarungan, at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon ng ubasan, pagpalain mo ang aming mga buhay. Ang mga may sakit at nagdurusa, naway hindi panghinaan ng loob sa gitna ng kanilang dinaranas na pagsubok at sa halip ay palakasin ng salita ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon ng ubasan, pagpalain mo ang aming mga buhay. Sa katahimikan ng ating puso ay atin pong ilapit, ilapag sa dambana ng mahal na pong Jesus Nazareno, lahat pong dahilan, yung ating mga kahilingan, pinasasalamatan at mga petisyon na personal, mga dahilan kung bakit tayo naririto, nagmamakaawa, naninikluhod. Manalangin tayo. Panginoon ng ubasan, pagpalain mo ang aming mga buhay. Ama naming nasa langit, dinggin niyo po ang aming panalangin. Kalakip ang aming pasasalamat dahil sa iyong tapat na pag-ibig. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan din ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis, di masukat ang galak ko, pagkat aking iniibig. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Magsitayo po ang lahat. Makipagtipan po tayo sa Diyos, nakahanda na ang piging. Manalangin po kayo mga kapatid, upang itong ating paghahai kalugda ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay
sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pangunahan nawa kami ng iyong kagandahang loob sa aming paghahain bilang iyong mga lingkod, upang sa matapat na pamumuhay kami ay maitaguyod sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Sa pagbabaka sakali mong kami bubuti, isinugo mo si Hesukristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga apitdukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob, ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alala
sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Arsobispo ng lahat ng mga ubispo't kaparian at ng iyong piniling sambayanan. Alalahanin mo rin ang mga mahal namin sa buhay na nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na po ang mga ipinagdarasal namin ngayon. Pati na rin ang mga biktima ng giyera at karahasan at mga bagong martir ng pananampalataya. Gayon din naman ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos at ng sambayanan, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Itinuring po tayo ng mahal na pong Jesus Nazareno na hindi na iba sa kanya, kundi sarili niyang mga kapatid at mga kaibigan. Kaya po may lakas ng loob tayong tawagin ang kanyang ama na atin ding ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama.
Hinihiling po naming kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo't maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, nasa presensya po tayo ng Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Poong Jesus Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay, sa krus ay namatay, upang kami ay mabuhay. Poong Jesus Nazareno, patawad po sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y iaalay, ang lahat ay ibibigay. Puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo, sa hirap at tusay, ikay kasama ko. Ang samo ko't dasal, sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay na
darama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Poong Jesus Nazareno, kalugdan po ninyo itong kahilingan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama, kaawaan niyo po kaming umaasang. Poong Jesus Nazareno, patnubayan niyo po nawa't gabayan ako. Iligtas sa kapahamakan at tiyak na kamatayan, huwag po ninyo kaming pababayaan. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo, sa hirap at dusay kay kasama ko. Ang samo ko't dasal, sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay na darama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Announcement. Magkakaroon po tayo ng second collection para sa Disaster Relief Fund na ipinagtutulong ng ating simbahan sa mga naapektuhan at nasalanta ng mga sakuna at kalamidad. Tumulong po tayo. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos na kapiling niya. Inihahandog po ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medalyon. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos at mabibili sa ating Paris Finance Office. Ang Nazareno Medalyon tuwing Biyernes at Linggo ay mabibili na rin po sa booth o tent sa may BPI Quezon Boulevard at sa Benedict Building, Ground Floor, Evangelista Street, mula alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen
ni Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,005 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos at ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang mga oras po ng ating Finance Office tuwing Lunes hanggang Webes at Sabado ay alas 8 ng umaga hanggang alas 4:25 ng hapon. Tuwing Biyernes at Linggo ay alas 7 ng umaga hanggang alas 6:45 ng gabi. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Maraming salamat po. Ang Nazarene Catholic School, ang paaralan po ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno ay tumatanggap na ng mag-aaral mula sa preschool hanggang senior high school para sa school year 2024-2025. Sa mga mag-aaral na papasok para sa grade 1 at grade 7, ang paaralan po ay magbibigay ng libreng mga libro sa darating na pasukan para sa taong 2024-2025. Mayroon ding pong academic discount sa mga mag-aaral na kabilang sa top 10 na papasok ng grade 1 at grade 7. Mayroon din pong matatanggap na 13,000 ESC subsidy ang mga grade 7 na patuloy na matatanggap hanggang sa sila ay makarating ng grade 10. Bukod pa dito, ang lahat ng mga mag-aaral na papasok bilang grade 11 mula sa public school ay maaari pang mag-enroll ng libre at wala nang babayaran hanggang sa siya ay makatapos ng senior high school. Para sa karagdagang informasyon, maaari kayong mag-message sa Nazarene Catholic School Facebook page. Para sa iba pang tulong pang edukasyon, pinansyal, diskwento sa mga scholarship, maaari ninyong tawagan ang mga sumusunod na numero 8733-9929 o 8244-5609 at 0966-211-2152. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagkatanggap namin sa banal na pakikinabang, marapatin mong tahakin namin at sapitin ang kaligtasang iyong ibinigay sa amin sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo't pagpalain ang kanilang mga pinasasalamatan, hinihiling at mga pinagsusumakitan sa araw-araw, pati na ang daladala nilang mga imahin at dasalan. Matagpuan dinawa nila ang kanilang mga hinahanap. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya at mga komunidad ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen.
na ihandog na po natin ang banal na misa sa paglalakbay po natin sa buhay, lumakad tayo sa liwanag, kapayapaan at pag-asa ng ating minamahal na poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin.